Nandito ako ngayon sa Myeongdong. So itong Myeongdong sikat ito sa South Korea as shopping district. So ang dami itong mga pwedeng bilhin, street food madami dyan. Kaya dadalhin ko kayo, papakita ko sa inyo kung anong makikita dito sa Myeongdong. So tara, shopping tayo! Ito ko ngayon sa Myeongdong Underground Shopping. Ito yung vlog ko na dati na K-pop merch. Holder, 5,000. Calendar, 7,000. Itong hand strap, 4,000. Tapos yung pin button, 3,000. Na yung Myeongdong, ito yung makakating kapag lumabas ng subway station, exit number 7 or exit number 8. Para sa mga EXO fans, meron ditong malaking Nature Republic shop. Tapos sa taas, meron din ditong cafe. Naka-sale yung favorite ko na peach lotion. Nag-try ako maghanap sa Philippines ng ganito, wala. Dati 12,000, ngayon 8,400 na lang. Sobrang bango nito, lalo na kung mahilig sa peach na amoy. Nagulat ako dito na mayroon din palang mga fake sa Korea. Ang daming Supreme, mga Champion, yung white, long sleeve, 13,000, tsaka 15,000. Pero syempre fake yan kasi original niyan sobrang mahal. Na mascot na po-promote ng kanilang cat cafe. Ayan yung cat cafe. Pagkasama mo yung anak mo dito, parang mas okay talagang gumamit ng tali na ganito. Kasi madaming tao dito, so kapag nagkaligawan. Ito ako sa loob ng Forever 21, titignan ko kung mas mura or same price lang sa Pilipinas. Itong coat ang ganda sana, 70,000 won lang, kaya lang pauwi na ako bukas eh. Ganda yung quality. Ganun din, parehas din ng presyo. Kasi may nakita akong mga sweater yon, 950 lang sa Philippines. Dito, 1,200 yung presyo. Strawberry, 12,000. Bali, mga 550 pesos yun. Ang experience ko lang dito, kapag nagtanong ka or kapag hinawakan mo, kapag sinukat mo, kailangan sure ka na bibilin mo. Kasi yung strawberry, nag-iisip pa ako kasi inisip ko kung baka mabulok pag-uwi ko. Pag alis ko, nagalit yung Azuma na nagbebenta. So yun, pag andito kayo, ingat-ingat sa pag-try. Kahit sabihin nila pwede i-try, pwede tikman, or pwede hawakan. Ito mga K-pop merch. Ito naman, mga laruan. Madami rin dito mga pwesta na nagbebenta ng mga damit for dogs, pero medyo mahal, mga 10,000 hanggang 20,000 won kada isa. Ito madami din dito yung mga medyas sa Korea, ang daming mga styles na pwede, kada isa 1,000 won, pero may promo kapag 10 yung binili, 10,000 won, may libre ng isa. Dito sa Korea, madaming gongcha, sa Philippines iba may ganito, yung endorser nila si Park Seo-joon. Jun? Tama ba? Park Seo-joon. Yung endorser. Dito naman, may nakita akong grocery. Mga Korean snacks, noodles, coffee. Bibili ako ng kape pang pasalubong. Isang box, 10 sticks na, 3,500. Mas mura kaysa magkape dito. Yung kape dito sa Korea, isang baso pag bibilin, 5,000, 6,000 won. Sa ito. So ito yung nabili ko dito sa grocery. Bumili lang ako ng kape tsaka yung nuts na tiramisu. Nakita ko dito tong Starwood shop. Sa Myeongdong, madaming mga money changer. Base sa experience ko, yung mga bilihin sa Myeongdong, mas mahal kumpara sa iba. Pero kapag magpapalit kayo ng pera, mas okay sa Myeongdong. Kasi kahapon nagpapalit ako sa Insadong ng dollars. Per $1, 1,105 sa won. Pero dito sa Myeongdong, 1,120. So, konti lang difference, pero sayang pa din, diba? So, yan. Sa Myeongdong, kayo magpapalit ng pera. Tapos kapag meron kayong gustong gawin tulad ng mga ganitong picture, humanap kayo ng tagong place. Kasi ito dito, nakita ko, 3,000 won sa tagong eskinita. Pero sa mga yung kitang-kitang eskinita, 4,000, 5,000 won siya. Dikit-dikit lang dito, Vanilla Co, Club Leo, The Sem. Uso dito sa Korea yung ganitong pajama set.
10,000 won kada isang set. So, yung pang taas, saka yung pang baba na. Iniisip kong bumili, kaya lang masarap lang to pag naka-aircon. Kaya katulad sa weather sa Korea, pag sa Pilipinas na ko ang init ng ganito, kaya pinag-iisipan ko pa. Pero ang ganda, mubuyog, pusa. Street food, Odeng, ito regular, ito naman spicy. Mas mahal nga lang dito yung street food kasi ito sa iba 500 won, dito 2,000 won. Mga iba't ibang klaseng fried na naka-stick, 4,000 won kada isang klase. Ito mas mura dito sa Esquinita yung talgi, kaya lang sold out na. 2,000 won lang sa labas to. Pag doon ka bumili, 4,000 or 3,000, ang laki ng diferensya. Ang dami lagi nakapila dito, kaya tatry ko. Pork belly yaki noodles, 5,000 won. Pero yung mga street food dito, napansin ko hindi lahat Korean, yung iba mga Chinese. Tulad na lang ito nagbibenta nitong noodles. So ito na yung pancit. Na-curious lang ako kaya ako trinay kasi laging madaming bumibili dito. Parang hindi siya Korean, more like Chinese yung lasa niya. Tapos yun, may egg sa ibaba. Okay naman, pero hindi siya Korean food. Try it now. Sa Itaewon, yung main branch ng Line Friends Cafe and Store. Pero dito sa Myeongdong, meron din. So, meron din sila yung sobrang laking bear. Pinipilahan yan for photo op. Pero mabilis lang naman. Pag wala kang kasama, pwede kang mag-offer sa mga couple or pair na picturean mo sila para picturean ka din nila. Kasi ganun yung ginawa ko. So, ito na yung BT21 na merch. OOTD with plastic and coat. Wala yung jacket na gusto ng friend ko. Ito na lang, BT21 na medyas. Isang set, 10,000 won. Dalawang piraso na. Bali, 5,000 isa. Pwede na din. Lalo na kung talagang gusto mo yung BT21. Tsaka BTS, syempre. Sobrang daming BT21 merch dito. Kapag linag ko lahat, malalobat ako. Tsaka makukuha yung memory card ko. Pero sabi ng friend ko na BTS fan, yung mga nasa online daw, hindi kompleto. Kaya talagang mas maganda. Syempre, pupuntahan ng Korea, visit ka ng Line Friends na store para makita mo lahat ng BT21 merch. Sobrang dami, sobrang cute. Medyo pricey, pero worth it naman talaga. Isa lang ako eh, kung pupunta kayo dito, maganda kung may kasama para merong may magpipicture sa inyo. Kasi ang ganda ng setup, tapos sobrang cute. So dahil wala akong kasama, i-video ko na lang para mapakita ko sa inyo. Maliit lang to hanggang 2 floors. Yung sa Itaewon kasi hanggang 3rd floors. Tapos merong cafe sa ibabaw. So ito na yung 2nd floor. Tapos pagbaba na, andun na yung malaking bear kanina. Ito lang yung downside kapag ito travel ka, mag-isa, napupuntahan mo nga lahat, tsaka hawak mo lahat ng oras mo. Pero pagdating sa picture, medyo mahirap kasi mahirap talaga magpa-picture pag ano, pag mag-isa ka. So, selfie-selfie na lang. Ito mura din, tsaka useful keychain, 11,000 won kada isa. Linda. Tsaka madaling iuwi kasi magaan. Meron palang mga ball pen, 5,000 won lang. Baka ito na lang para mas makatipid sa pasalubong. Para lang din naman cute eh, ball pen or medyas. Ito na yung binili ko. Bumili ako ng choco, mura lang. Tapos dalawang pen, 5,000 won kada isa. Tamang-tama pang pasalubong. Tapos ito, hindi siya libre. Yung plastic para dun sa mga binili mo. May additional 100 won. Nag-avail na rin ako para tamang-tama pang pasalubong. Kapag mamimili kayo dito sa Myeongdong, maganda kong magdala kayo ng mga shopping bag. Ito, foldable bag na bili ko sa Pilipinas, 88 pesos lang. Para mas madaling dalhin, hindi kayo madaming iba't ibang dalang paper bag.
Sobrang cute, diba? Nakakatawa. Lalo na itong sobrang laking bear sa harapan. Bear, bear, bear. Ang cute. Nakalagay pa kung anong available na language ng staff nila for the day. Ang dami din ditong bilihan ng mga usong damit. Pag pupunta kayo dito, huwag na kayong bumili ng damit kasi ako sobrang nag-prepare talaga ako ng mga pang-OOTD ko dito. Pero nagsisi ako kasi ang kaganda tsaka ang mumura ng mga damit sa Korea. Tapos ang maganda pa, uso ka kasi yung suot mo galing dito mismo. Meron palang original na ganito kasi lagi ko itong nakakita sa Divisoria, parang 100 pesos kada isa. Dito 13,000 won. Ang ganda oh. Tumiso yung nakikita ko doon. Chosunga Beauty. So, yung mga lagi kong nakikita sa Divisoria yan, na fake. Dito pala, original pala sa Korea yun. Kala ko kung saan galing. Ganda oh. Ano, medyo mahal eh. Yung cute ng packaging. Sobrang dami ding mga cute na bagay dito. Ito, sobrang uso yung gumagalaw yung tenga pag pinindot. 10,000 won. Mga earmuffs, gloves. Tapos, mga cute na keychain. Ito, 5,000 won. Ang cute. Mga pangpasalubong. Ito naman, uso din dito yung mga bunny. 10,000 won kada isa. Sobrang ginaw na ngayon dito sa Myeongdong. Kaya gagamitin ko na tong hot pack ng EXO na nabili ko sa SM Coex. Nakakainayang lang sa ganito pag nabili mo na pag nabuksan mo na, tatapon mo na. Daming free taste. Mayroong free taste itong mga almond, iba-ibang flavor. Pero ako, ito yung pinaka-paborito ko, yung tiramisu almond. Sa loob ng grocery, mayroong mga BTS merch. Maganda ng quality. Ito yung mga t-shirt, 15,000 won. Tapos yung mga photo, sticker, bag tag, folder, poster. Dito sa Myeongdong, makikita rin tong rose na ice cream. Ang sarap i-try, kaya lang sobrang lamig ngayon. So, pag dalawang color, 5,500. Ang sarap sana i-try, kaya lang parang nakakatawa naman kung nag-ice cream ako. Tapos may heat pack ako, tapos naka-padded jacket. Sobrang ginaw. Dito sa Korea, madaming stocks yung ganitong fila. Sa Pilipinas kasi laging sold out. 69,000 won ito. So, ang ganda, naka-sale yung fila na walang tali, ano, strap lang siya, 49,000 won. Dati siyang 69,000. Sa labas na lang nagbo-vlog. So, ang madami dito, mga makeup, damit, tindahan, cafe, madami din itong style nanda, tsaka street food, yung mga makikita nyo dito. Dito ako sa loob ng Halika Halika. This is Halika and Milky collaboration. Sobrang cute! Grabe! Ang cute talaga ng packaging. Ito, heart heart. Mura lang, 8,500 kada isa. So ito, kumuha ka isa. Pampasalubong. Si Nancy pala yung model dito. Halika Halika. Kala ko may meeting. Sobrang daming tao. Giniginaw si Sehun, naka-scarf. May helmet sila, M-Poy, si Tony. Ay, si Relation! Ay, hello! Si Sinuha, si Rupa May, nandyan. Anong palabas po yan? Yung ano, Hongji. Si M-Poy ang cute. Bumili ako ng hot dog kay Ajushi para hindi siya magalit na nandito ako. So, ayun yung shooting sa likod. Ano pala si Piolo, tsaka si Tony, si M-Poy, nandiyan din, nakakatawa na abutan pa. So, dahil bumili ako ng hot dog, hindi ako pinaalis. Ganun lang, para hindi ka paalis. Bibili sa lang pagkain. Higit na lang mo yung hugot. I like to. Ang daming dumadaan.
Dito nag-shooting yung home. Lobat na yung camp ko, guys. Pero sana na-enjoy nyo ang aking shopping dito sa Myeongdong. Ito lahat na napamili ko. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. See you next time! Bye-bye!